Nababahala ang mga otoridad sa dumaraming krimen na sangkot ang mga menor de edad. Kaya naman mungkahin ang isang komite, ibaba sa 12 anyos ang minimum age ng criminal liability o pananagot sa krimen. May report si Lia Manyalak del Castillo. Iniharap sa media ng mga pulis ang 15 anyos na dalagitang ito. Suspect daw siya sa umano'y pagnanakaw at pagpatay sa isang plant manager sa isang motel sa Pasig City. Nagtamo ng 11 saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kung tutuusin mo, parang hindi homicide. Kasi bakit gano'ng kadami? Nahaharap ang dalagita ngayon sa kasong robbery with homicide. Pero dahil minor de edad, inilagay siya sa custody ng DSWD. Kahapon na i-report naman ng GMA News ang pangingidnap umano ng mga minor de edad na miyembro ng Solvent Boys. Isang 15 anyos din ang isa sa mga itinuturing na nandukot umano sa isang bata para puwersahing mamalimos. Ilan lamang ito sa mahabang listahan ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang minor de edad, bagay na ikinababahala ngayon ng Department of Justice. Kaya iminumungkahi ng Binuong Criminal Code Committee na ibaba sa 12 years old ang minimum age ng criminal liability. Ang daming property crimes na nakakommit. No? Snatching, yung robbery, and the incidents of date rape, gang rape, meron din. Of course, the drug courier phenomenon, hindi masyadong validated yan. And then, of course, you see on the occasional killings done by those below 18. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, sa edad 15 pa lang, maaring kasuhan ng isang bata. Di pa nga ito maaring makulong. Paglilinaw ni Assistant Secretary Jeronimo C., sa bagong panukala, hindi rin naman basta-bastang makukulong ang isang bata, kahit ibaba sa edad 12 ang criminal liability. If you just commit crimes that are level 1, 2, 3, 4, yung mababa lang, you will not be sent to jail because that's what we're preventing, but there will be community interventions. But if you're a 15-year-old boy that kills, rapes, and commits robbery, it cannot be exempt from criminal responsibility. Pero mismo si Justice Secretary Laila De Lima tutol sa naturang panukala. Bukod sa pagbago sa minimum age ng criminal liability, layon din ang panukala na tanggalin ang mga Spanish terms na ginagamit sa mga parusa sa batas. Mungkahi ring alisin ang mga frustrated crimes at ibahin ang sistema ng pagmumulta. Planong isumite ng komite sa Kongreso ang draft bill ng bagong criminal code sa susunod na linggo. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.